ayoko na mabalitaan isang araw. Ako po mismo magbabalita doon sa aksyon sa tanghali na sasabihin ko, si Teddy Jose Handak patay. Rest in peace, Teddy Jose Handak. O meron pa ako minsan dyan, putol yung liig, sinasako. Meron mga ganun. Salvage. Ilalagay sa sako. Yung iba, chap-chap. Ilalagay sa drum. Meron pa talaga dyan, binabalatan. Pinapatay. Oo. Meron pa nga dyan eh. Sinasaksak muna bago barilin. Tinotorture muna. Tatanggalan ng mga kuko. Isa-isa. Pati ngipin. Gamit ang plies. Pagkatapos, eh, syempre, nakikita mo na yung mukha ng mga nagtotorture. Saka babaril. Tapos talagang kalitante 8. Natikman mo na boss yan na matorture? Mahirap matorture. Kikidnapin. Tapos takpan ng duct tape. Cellophane muna yung mukha. Lagyan ng duct tape. Dalhin sa isang kanto. Tapos torturein. Yun yung ginagawa sa mga addict. Ano sir? Paparehab ka. Kasi ayoko mababalita sir. Talaga hindi. Seryoso to. Ayoko mababalita. Ganito yan. Ganito mabalita. At sa ating mga balita ngayon, tanghali, isa pong adik ang natagpuang palutang-lutang sa Ilog Pasig na may tama sa ulo ng bala ng 45 at may tali sa liig. At marami mga pasa sa kanyang katawan na tanda na siya'y pinahirapan bago pinatay. At pinaniniwalaan na itong si Teddy Jose Handak ay isa pong adik at pusher na kilabo sa kanyang lugar na nanlaban matapos arestuin sana ng mga otoridad. Kami ganun klaseng balita. Ano, papalayap ka. So, okay lang sa'yo, mababalita. Ganong klaseng ibabalita ko sa'yo. O, mas magandang balita. Ito, mas magandang balita. Para sa ating good news naman, isang Teddy Jose Handak ay naging magandang ehemplo sa kanyang mga kasamahan dating addict dahil siya po ay nagparehab. At ngayon po ay meron na siyang magandang buhay. At siya ngayon ay nag-aaral sa TESDA. Siya po ay naka-schedule na pumunta ng abroad. At siya po ay magtatrabaho bilang isang mekaniko. Ba? Odette, halika rito. Si Vivian, sila kasi yung pag meron ng mga gagawin tayo para sa mga kumplena. Magkano bang isang bulaklak na yun? Hindi, seryo. Hindi, magkano. Alam hindi, toto. Vivian, halika. Magkano ba isang flower arrangement? Isang bulaklak. Yung meron po bang kawayan yun, boss? Magkano? Yung maganda klase, sir, mga 1,000 plus. 1,000? 1,800 po. Maganda na po. Akin ang wallet ko dyan. Hindi, sino, i-ready ko naman, ma, para, siyempre, kahit papaano, meron naman ako nagawa sa'yo. 1,500. Tapos ngayon, yung pang-biscuit. Kano ba yan? Kape, biscuit. Actually, maraming nga tayo. Hindi po, sir. Halika rito. Pa-OAN lang po yan siya sa probinsya po, sir. Ikaw, kinakabansin. Hindi ka naman. Okay, ito sa bulaklak. 1,800. Malaking kawayan. Bibiyak, kibibiyak ko ibibigay. 1,800 yung may kasamang kawayan. Oh, pagkatapos magkano ba yung biscuit? Yung isang box idol. Magkano? May bandit din mo niya, kaya na yan. Tapos ito, kape. Pakita mo. Ito, biscuit. Biscuit kape idol. Oh, biscuit. Biscuit. Yan. Manis. Okay. Mga mani. Cornic. Pang bingo. Bago naman. Ito para sa mani at saka sa mga biscuit soft drinks. Okay? I-ready mo lang dyan. Dyan. Ilagay mo lang dyan sa ano natin. Petty cash mo. Okay? In case may mangyari. Okay, ma'am. Okay na. At least para in memory of him. Para naman eh kahit papaano pag nandun ka na kung saan ka man, wala kang masabi na kami hoy hindi ka nirespeto. Yun po'y bilang paggalang sa'yo gagawin namin. Okay, sir?